Kaya po ako umalis noon, gawa po na tinaga po yung kamay ko, maigi po at Paano po? tinaga po yung kamay ko, maigi po at likod ng gulok ang pinantaga niya sa akin. Tinaga kayo ng gulok? Opo. Malakas? Opo. Baliktad, baliktad, likod, sabi binaliktad niya. Po, yung likod po. Sa anong parte pwede niyo? Sa, dalawang, ginayong ko po yung kamay ko at dinatakot ko po yung basura. Tinaga pong gayon ng pwede kamay ko. Pwede kayong tumayo para maipakita niyo yung pagmumonstra, mustra sa amin sa komiteng ito. Hawak niyo yung basura. Tinakot ko po yung basura na pinapatakot. Pakitaas nga yung mic. Dinatakot ko po yung basura ng gayon, tapos yung pagtakot ko pong gayon, tinaga yung kamay ko. Bakit ko kayo tatagayin? Hindi ko po alam. Wala naman po akong kasalanan eh. So, kanina, uunahin ko po si Melinda Magno. Nasaan po kayo, ma'am? Nakalagay po dito na ikaw ay nakilala mo. Kailan mo nakilala si Manang LB Vergara? Nakilala ko po yan noong 2017. 2000? Sa paanong paraan? Ako po ay namasukan ng Mayto 2017 po. Kayo po ay namasukan ng? Mayto po. Mayto 2017. Natatandaan niyo pa. Saan po? Bilang ano po? Saan po kayo namasukan? Kay France po. Kay kanino po? France po. Kung ipatuturo ko po dito sa mga naririto sa bulwagang ito, kung sino yung iyong naging amo noong Mayo 2017, kaya mong gawin? Opo. Kaya mong tumayo o saan? Yung babae na page natin, pwedeng samahan niya. Babae na lang para pwede kang tumayo at ito, lapitan niyo at siguro mga tatlo o dalawang metro lamang ang pagitan. Ituro niyo kung sino yung pinagtrabahuhan niyo. Pakailakas po. Nakapute. Eh yung, sino pa ho? Siya lang. Sino yung asawa? Alin po ang asawa? Ituro niyo ho. Let the records reflect that witness Melinda Ekrarinal Magno is pointing to spouses Ruiz seated in this hall. Pwede na ako kayo maupo. Mr. Chair, if I may. Senator Estrada. Only one question kay Madam Franz. Madam Franz, kilala mo to si Melinda? Pakiyon po yung microphone. Sorry po, Your Honor and Mr. Chair. Opo. Alright. Likewise, that spouses Ruiz are being assisted by their counsel. Kayo po yung abogado? Kayo po yung abogado? Attorney Lorman Arugay, Your Honor. Attorney Arugay. Any other questions, Senator Estrada? Yes, sir. So, Manang Melinda Magno, kayo po ay namasukan sa mag-asawang Ruiz at nakilala nyo, sabi nyo kanina, si Manang LB Vergara. Ano po ang, sino po nauna? Siya o kayo? Mayto po ako eh. Ano po? Mayto. Mayto, siya po? Hindi ko na po natandaan yung pagpasok niya dahil nung pumasok po ako doon ay... Nung pumasok kayo, nandun na ba si LB o nauna ka? Hindi ko nga po natandaan kung basta 2017 po ako nandoon. Bago mga isang linggo po, bago ko po siya nakilala. Araw po siguro ang pinag-anuhan namin dalawa. Araw ang pagitan? Opo. Hindi mo na maalala kung sino ang nauna? Opo. Pero nagkasabay kayo. Anong uri ng trabaho ninyo? Sa tindahan po. Saan lugar ito? Mamburaw? Mamburaw po sa barangay si Sais po. Kayo po ay tiga saan? Taga Mamburaw po, barangay Nuebe. Tiga ron din kayo sa bayan ng Mamburaw. Opo. So kayo ay namasukan. Ganong katagal kayo namasukan sa mag-asawang Ruiz? December po ako umalis noon eh. 2017 din po. So, November? December. So halos anim na buwan lang kayo. Opo. Bakit po? Kayo ay anim na buwan lamang nagtrabaho sa mag-asawang Ruiz? Kaya po ako umalis noon, gawa ko na tinaga po yung kamay ko, maigi po at... Paano po? Tinaga po yung kamay ko, maigi po at likod ng gulok ang pinantaga niya sa akin. Tinaga kayo ng gulok? Opo. Malakas? Opo. Baliktad, likod? Binaliktad po, yung likod po.
Sa anong parte pwede nyo? Dalawang, ginayong ko po yung kamay ko at dinatakot ko po yung basura. Tinaga pong gayon ang kamay. Pwede ko kayong tumayo para maipakita nyo yung pagmumonstra, mustra sa amin sa committee ito. Hawak nyo yung basura. Tinaga ko po yung basura na pinapatakot. Pakitaas nga yung mic. Dinatakot ko po yung basura ng gayon, tapos yung pagtakot ko pong gayon, tinaga yung kamay ko. Bakit ko kayo tatagayin? Hindi ko po alam, wala naman po akong kasalanan eh. So, malakas yung hataw sa inyo, pero baliktad. Baliktad po. So, hindi dumugo kasi baliktad. Namaga lang po yung gano'y, yung... Saan nagsimula yung hawak ng gulok? Sa taas o baka ganun lang, kantiw? O yung talagang... Hindi naman po gano'n yung sinubrahan ng lakas. Eh, pero kung hindi baliktad yung talim... Ay, baka po naputol ang kamay ko. Dalawang kamay, isang kamay? Dalawa po. Sino po ang gumawa? Si Franz po. So, sa lakas, nabitawan niyo ba yung basura o...? Ay, di... Binitawan ko pong gayan at siyempre, hinaplosan ko yung kamay ko at masakit nga po yung ginawa niya sa akin. So, talagang gustong saktan ka na hindi na umulit. Nung pagtagang baliktad, hindi na inulit. Hindi na po. Nagtatakbo ka o tinanong mo kung ba't ka tinaga? Ang sabi ko po sa kanya, nakakasakit ka na eh, para kang hindi tao eh. Ano sagot po sa inyo? Hindi na po na siya umamik, tapos po umalis na sa tabi ko. Anong palagay mo, kung ikaw ay Mayo nagsimula, ilang buwan pagsisimula mo sa trabaho nangyari yung pagtataga? December po iyon. December 14, tinaga niyo yung kamay ko. December 15 po umalis ako. December, ano kapit tinaga? Anong araw ulit? 14 po. 14. So kinabukasan, umalis ka na? Opo. Dahil doon sa pagtatagang yon. Opo. So mula Mayo hanggang Disyembre, kumusta naman ang trato sa'yo bilang isang kasama sa bahay at katulong sa tindahan? Pag ako po ay napasok sa kanya tuwing araw-araw ay lagi po niya akong minumura dahil bagal na bagal ko daw tumarbaho. Paano ako minumura? Paano napasok araw-araw? Kayo ba live-in o stay-out? Ano ba ho? Kayo ba stay-out po. Nauwi kayo sa bahay nyo? Opo. Tapos araw-araw kayo napasok? Hindi kayo doon nakatira? Hindi po. Ayun. So, dinadatnan nyo lang doon ay si Manang LB? Opo. Ayun. So, ulitin nyo ho, lagi kayong minumura? Minumura po ako dahil ako daw mabagal daw kumilos. Tagal na tagal ko daw matapos ang trabaho ko. Senator Estrada. Paano ko minumura, Melinda? Aling Melinda? Sabi po sa akin, apurahin mo ikayan at marami pa tayong trabaho na iba, hindi lang ikayang trabaho na yan. Sabi po paano sa akin, ko minumura? Adi, dinuduro-duro po ako dun sa pinagtatrabahoan ko. Kahit po maraming tao, dinuduro po niya ako dun. Teka, sinisweldohan ka ba? Kompleto naman sweldo mo. Pagka anong usapan niyo sa sweldo? Puro 5 po ang sahod ng isang buwan. Ang ginagawa ko po, nagbabali-bali na lang po ako ng kuwan, pang ano sa kabahay. Hindi, kumpleto naman ang sweldo ninyo, binabayad niya. Hindi ko na po nakakuan yun dahil pag alis ko po ng buwan ng December, hindi na ko po nakipagkwintahan sa kanya. Hindi, nung umpisa niyo lang, nung nag-umpisa kayo magtrabaho ng May 2, 2017, hanggat December, buo ba ang sweldo binabayad sa inyo? Wala po. Wala? Hindi kayo pinapasweldo? Hindi po. Bali-bali lang po hanggang umalis ako eh. Magkano ang binabali ninyo? Di mga bigas po lang, mga grocery, yun lang po, tsaka mga ulam. Walang pera? Wala po. Walang binibigay sa inyong pera? Wala po. Okay. So, ikaw ay araw-araw pumapasok at minumura, sabi mo. Dahil mabagal ko. Ito ba'y trabahong bahay o trabaho doon sa... All around po ang mangyayari sa akin. Kung minsan po nasa bahay niya, naglalaba, naglilinis ang bahay. Pero ang usapan niya sa tindahan? Opo, ang alam ko po, tindahan lang ako. Sa inyo pong sinumpang sa laysay, meron kayo nabanggit na anak niyo, Jerwell? Opo, kasama ko po, kami po mag-ina. Magsabay kayong pumamasukan? Opo. Nandito po siya ngayon? Nandito po, ayun po. Si Jerwell ba? Ilang taon na si Jerwell? Siya ba yun nanumpa? Obsek? Wala kang sinumpang sa laysay pero hinihiling ng committee ito na dito ka rin maupo. Sige. Pwede kong kumurong tayo ng isa, Miss Cueto.
para lumuwag-luwag dito sa... Pwede mo itabi kay Franz? Magtabi sila na ano. Hindi, magtabi sila magnanay. Ayan, urong lang tayo ng one step, ano. Huwag ka matapat, Comsec, palapit sa iyo. Mukhang nasa hustong gulang naman to si Jeruel. Ilang taon na ho, anak niyo? 23 po ngayon. Nasa hustong gulang na. So, sabay niyo ho siya nagtrabaho nung May 2. Tama po, sabay kayo na masukan? Opo. Ayun. Nung umalis, sabay din ho. Siyempre, kinuha ko po at baka po kung ano mangyari sa kanya. Sinama mo. Kinama ko na po siya. Siya po ay, nung namasukan, stay in o uwi din araw-araw? Stay in po. Ah, naiiwan siya. Stay in siya. Opo. Naiiwan siya. So, kayo po, umuwi, naiiwan siya. Bakit po ganon? Hindi nyo sinasama pa uwi? Ay, ang sabi po ng Franz sa akin, stay in na lang daw at siya naman daw ay walang asawa. Okay. Ganon kalayo ba ho ang bahay nyo? Nilalakad lang pa? Ay, malayo-layo din po eh. Nilalakad lang? Tricycle. Motor, nakamotor po kami. Ah, nakamita na kayo motor. Saan kayo nakikiangkas? Doon po sa aking asawa. May asawa hinahatid po ako. Hinahatid kayo. Opo. So, si Jeruel ay naiiwan sa bahay. So, yung sinasabi mo kaninang nakita mong ikaw ay tinaga, hindi mo to sinabi kay Jeruel, tinaga ako. Alam din niya. Hindi ko po sinabi sa anak ko. Eh, pero hindi, ano yun? Pwede natin pasumpay ano siya. May marka yun. Kung ano, uwi ka, nanay. Ikaw nanay. At sasabihin mo sa anak, yung anak magagalit yun, natural. Siyempre, magagalit po yung anak ko. Asawa mo, sinabihan mo? Hindi ko rin po sinabi. Ah, hindi mo na rin sinabi. Basta yung kinabukasan, December 14, uwi mo na. Ano oras ka umuwi? Sa bahay, sa takatapos ang pasok ko po ng trabaho, alas 5 ng madaling araw. Ang uwi ko po ng hapon, alas 7 po ng gabi. Yung pag-uwi mo ng December 14, hindi ka na bumalik ng December 15. Hindi na po. Eh, paano to si Jeruel na iwan doon? Ay, hindi yung pag-alis ko po, direto yung umuwi na siya sa amin. Yung December 14? Opo. Alsa baluta na, dala ng mga damit. Opo. Tatlo na kayo sakay sa motorsiklo. Ini-imagine ko, naging asawa mo nagda-drive, para kayong habal-habal no, may dalawang angkas, ganon. Dala pa siguro yung gamit. Tatlo po kami. Pati yung, siyempre, may mga damit itong dala. Opo, yung damit po niya, kinuha ko na rin. Tatanungin kita mamaya, Jeruel. Hindi na siya nagtanong, saan tayo, ba't tayo nag-alisan na? Hindi kayo namalayan na mag-asawang Ruiz na paalis na? Hindi na po ako nagpaalam sa kanila nung oras na yan eh. Hindi, si Jeruel, siyempre, dala yung mga bagahe niya, damit niya. Ay, sabi ko po sa kanya, Tana, umalis na. Umalis ka na dyan, o alis na rin ako. Sabi ko sa kanya, so, ayaw ko nang bumalik. So, palihim kayong umalis? Opo, palihim na lang po kami dalawa mag-ina. Yung sinasabi nyo na dito sa inyong sinumpang sa Laysay, na nakita nyo kung paano maltratuhin si Manang Elvin, natural, nakita rin nyo na anak nyo? Ay, hindi na po nyo nakita dahil sabay na po kami mag-ina na umalis noon eh. Hindi, yung simula Mayo hanggang Disyembre, siyempre sinabi nyo dito sa sinumpang sa Laysay na nakikita nyong kinukurot, dinuduro-duro, minumura din si Elvin, nakita rin niya ng anak niya. Tatanungin ko siya mamaya. Kasi stay-in siya doon eh. Hindi natin alam kung pag-uwi niyo ng alas 7, kung ano nangyari ng alas 8, alas 9, alas 10. Opo. Nalamang nakita niya. Pwede ba bang ilarawan mo sa kumiting ito kung ano mga nasaksihan mong pananakit kay Manang Elvin at sa kamay nino nang galing, nagmula? Sino po? Kayo po Manang Melinda. Yung nakita nyo, dito sa sinumpaang salay sa inyo, sabi nyo nakita nyo na sinasaktan si Manang LB. Pwede bang ilarawan nyo rito sa kumiting ito? Hindi ko po siya nakikita ang sinasaktan. Ah, yung oras na yan, ako lang po ang sinasaktan ng Franz. Ah, ikaw ang sinasaktan? Opo. Pero si Manang LB, nung una mong nakita, anong itsura niya? Ay, maayos po ang katawan niya, mataba po siya noon. Mataba. Na araw-araw po siya nagliligo. Hindi naman po siya napapabaya sa sarili niya. Nung una mo nakita? Opo. Kakaiba sa yung katabi, itsura ng katabi mo ngayon? Ay, iba po noon. Makinis po ang balat niya noon eh. So, nung umalis ka noong December 2017,
ang itsura ni Manang Elby, pareho-pareho nung una mo nakita. Opo, yan pa rin po yung kanyang katawan noon. Ito ngayon, hindi ka naman nagulat na iba na yung itsura niya? Alin po? Itong itsura niya ngayon? Ay, ibang-iba po ngayon, para na po siyang senior eh. Ngayon mo lang siya nakita uli, simula opo. Nung... Opo. Simula nung 2017, ngayon mo lang siya nakita uli. Opo. Eh, paano mo nalaman na merong isang ganitong usapin na hinaharap, kinakaharap ang mag-asawang Ruiz at si Manang Elby? Saan mo nabalitaan? Nakita ko po sa Facebook. Facebook? Opo. Nakita mo sa Facebook na kakaiba na itsura, kaya minarapat mong tumistigo? Opo. Kanino ka lumapit with the permission? Kanino ka lumapit, Miss Melinda, para... Ako po ang nilapitan ng Ma'am Rivelin Montales. Ano po? Kay Icon po, kay Rivelin Montales. Hindi naman kayo nakaisip ng, hindi naman pumasok sa inyong isipan na pwede kayo mag-file ng kaso sa barangay kasi kapangyayari lang noong December 14, umalis kayo December 15, magpa-blatter sa barangay o sa kapulisan. Hindi niyo pumasok ba sa isip niyo yun? Dahil siguro nag-usap na kayong mag-asawa. Hindi ko po sinabi sa asawa ko dahil ang nasa isip ko po, kahit po ako magpa-blatter, wala po akong kakayanan dahil mahirap lang po ang buhay namin. So, ininda mo na lang yung sakit hanggang mawala na yung pasa siguro nung baliktad na gulok na tumama sa inyong braso. Pinasadyos niyo na lang. Wala, hindi kayo hinabol ng mag-asawa. May nabalitaan ba kayo? Hindi kayo nag-usisa, nagmarites kung ano na nangyari kay Manang Elby na naiwan doon? Wala kayong, kasi maliit na bayan, malaki pa ho Mamburao, maliit lang ata yan. Wala kayong, hindi na kayo gumawa na hakbang. Ano kayo nangyari doon sa mga kasamahan ko doon? Lalo na yung si Manang Elby na laging namumura. Wala ba kayo kahit chismis lang na inumpisahan? Wala naman po. Ang alam ko po ay ayos ang kanyang trabaho doon eh. Alam nyo ayos ang trabaho niya. Kasi yung sabi nyo nga, nakita nyo na nung una nyo sila nakita nung Mayo 2017, ay siya ay medyo mataba, hindi pa bulag, makinis ang balat. Kaya't nagulat ka na lang nung sa kanyang pagbabago nung makita mo sa TV. So, nawala na sa iyong ulirat si Manang Elby. Nakalimutan mo na, naalala mo na lang nitong 2023 na mababalitaan mo sa telebisyon. Tama ba? Opo. Sino pa ba ang mga natatandaan mo nakasama sa bahay noong nagtrabaho ka sa mag-asawang Ruiz? Hindi ka po na natatandaan yung iba dahil kami noon po sa totoo lang, tatlo kami babae, tatlo rin lalaki po. Yung isa po, hindi ko po nalaman ng pangalan. Hindi ko na rin po alam kung saan nakatira. Dito sa mga katabi nyo sa kanan, may namumukaan kayo dito na nakasabay na magtrabaho doon? Ay, huli na po yan. Hindi ko na po alam yan eh. Ah, hindi nyo nakasabay itong mga ito? Hindi na po. So, tatlong lalaki, tatlong babae? Opo.